Dry goods section ng Mega Q-Mart nasunog. Ayon sa ilang tindera, nagsimula ang sunog sa tindahan ng tsinelas. Tinitingnan ng mga otoridad ang anggulong electrical problem, lalo pat malakas ang ulan nang magsimula ang sunog. Nagliyab naman ang isang truck habang bumabiyahe sa North Luzon Expressway. Agad namang nakalabas ang mga sakay nito. Sabi ng BFP, posibleng nagmula ang apoy sa ilaw sa loob ng truck. Pilipinas, wala raw dapat ipag-alala sa mga ipapautang ng China. Pagtitiyak ni Chinese Ambassador to the Philippines, Zhao Jianhua, hindi pahuhulugin ng China ang Pilipinas sa debt trap. Dati nang nagbabala si dating US Secretary of State Rex Tillerson sa debt trap diplomacy ng China. Sinabi rin ng Overseas Private Investment Corporation ng Amerika ang istilong ito ng China kung saan magpapautang ng malaki at kapag hindi nakabayad, hihingi sila ng kapalit gaya ng natural resources o control sa isang teritoryo. Pero sabi ni Pangulong Duterte, ni minsan wala raw hininging teritoryo ang China. Itinanggi rin ni Jianhua na kailan may magiging parte ng China ang Pilipinas, gaya ng mga nakasulat sa banner na nagsulputan noong nakaraang linggo. Dalawang tulay ang gagawin ng China para sa Pilipinas na lampas 5 bilyong piso ang halaga. Ayon sa Department of Finance, hindi ito pababayaran ng China. Pangunahing supplier ng marijuana sa mga paaralan sa Bacoor, Cavite, Timbog. Ayon sa pulisya, ang ginagawa pang runner ng suspect ay ilang estudyante. Nakuha na ng 1 kilong marijuana ang suspect na todo tanggi sa bintang.